Kristo ay muling nabuhay, nalangig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwa. Sa kamatayan, kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Patuloy po tayong nagninilay sa kahalagahan ng tagumpay ng pagkabuhay. Kung kapiling po natin si Jesus sa kanyang pagpapakasakit, kung namatay tayo kasama ni Jesus, ang pangako niya, makikibahagi din tayo sa panalo, sa pagwawagi, sa pagtatagumpay, sa kalwalatian ng pagkabuhay. Sinasama niya tayo sa kanyang misteryong buhay. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naloba ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Samba ka namin, pinaguhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang noong Jesucristo, noong naanak, ang noong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugdok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Abuti sa Diyos. Abuti sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtam naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako niyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang ilalahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos.
Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Ipagkaloob mo ng aming makamit. Upuon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasa salig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manubos. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa'y sa gawing ulunan at isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, siya'y ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanya sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, ang aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bili ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na muling nabuhay na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Binabati ko po kayo, isang maligayang Pasko ng pagkabuhay. Napakahalaga itong walong araw, Oktaba, ito'y hanggang sa Linggo. Ikalawang linggo ng pagkabuhay, kilala din ito sa mabathalang awa, linggo ng mabathalang awa, sa Ingles, Divine Mercy Sunday, sapagkat tayo po'y niligtas, nagtagumpay. Alam niyo ba yung panalo ng tagumpay? Ibinabahagi niya
Parang, oh, nagtapos ako. Pasado ako. Magsaya kayo. Kasama ko. Yan ang magandang balita, di ba? Tuwan-tuwa ka at gusto mo makisaya ang mga kaibigan mo. Ang kaligayahan mo na ibabahagi mo sa kanila. Pag nilayan po natin ang salita ng Diyos, gawa ng mga apostol, tingnan po natin itong mga malalapit na kaibigan ni Jesus. Hindi nagpakita si Jesus sa mga kaaway niya, sa mga nagtangkang, patayin siya, pinapatay siya. Hindi nagpakita si Jesus sa kanila. Nagpakita si Jesus sa mga tapat sa kanya. Sa unang pagbasa si Pedro, mahinang mahina si Pedro noon. Tatlong beses itinatwa. Naduwag, kilala ka namin, kasama ka niya. Tinamaan ang pagkaduwag. Ngayon, para makabawi. Ganyan tayo, yung reparasyon. Diba? Nagkasala tayo upang ipakita natin na nagbagong buhay tayo. Ito ang aking penitensya. May parusa ako. Penance. Yan. Si Pedro, buong tapang naman, ipinahayag. Kami ang saksi na si Jesus na inyong pinapatay sa ikatlong araw, muling nabuhay. Nakita namin siya. At sa kanyang matapang na pagpapahayag, sabi nga, makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng mga bunga nito. Sinabi sa dulo ng ating unang pagbasa, 3,000, malaki na nun, 3,000 ang nadagdag, mga bagong kasapi, mga bagong miyembro ng nauunang Kristiyanong komunidad. Oo, ang dami nun. Naging mga Kristiyano. Katapangan ng isang alagad na dati ay duwag. Dumako naman tayo kay Maria Magdalena sa Ebanghelyo ni San Juan. Alam niyo po itong Panginoon natin, misteryoso. Ako nga, hirap ako magpaliwanag sa mga misteryo ng Diyos. Misteryo talaga eh. Misteryoso, hindi po tiyakan, hindi po direktamente, hindi po tahasan, talagang masalimot at saka kikilatisin mo at saka hanapin mo para malaman kung gaano nating kamahal si Jesus. Yan na, yung iba yung mga versyon na kaya makikita natin kahapon sa Ebanghelyo ni San Mateo, nahawakan nila, di ba? Niyakap nila yung paa ni Jesus. Pero ito, huwag mo akong hawakan, di pa ako nakaakyat sa Ama. Sige. Pero si Maria Magdalena, gusto na niyang lapitan at yakapin, hagkan si Jesus. Si Jesus, akala ni Maria Magdalena, may mga anghel doon, bakit ka umiiyak? Kasi nawala si Jesus. Kung alam niyo kung saan, di ba? Kung may nawala at kung may pagmamalasakit ka, iiyak ka, nasaan na? Nahanap niyo na ba yung aking, yung malapit sa akin? Di ba, nagtatanong, umiiyak. Yan ang pagmamalasakit, yan ang pagmamahal. Kaya, alam ni Jesus kung gaano yung damdamin ni Maria Magdalena para sa kanya. At hindi nakilala si Jesus sa pamamagitan ng anyo. Mukha kasing hardinero. Yung sinabi, akala ni Maria Magdalena tagapag-alaga ng halamanan. Mukhang hardinero eh. Pero ito, kasi tayo,
ang bagal-bagal. Hindi natin magets, ika nga. Hindi natin makuha. Ang tagal. Nandiyan na si Jesus sa harap natin. Yan na. Kausap mo na. Si Maria Magdalena, ito ba? Yung katagang nabusesan. Alam mo ba yung boses ng mga mahal mo sa buhay? Nabubusesan mo? Ha? Yung tono, yung lagda, yung signature ng boses, alam mo ba yun? Wag muna si Jesus, yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, alam mo ba ang tenor, ang tono, ang timbre ng kanilang boses? Isang nota lamang, isang salita lamang, makikilala mo ba sila? Si Maria, nakilala niya. Guru, Rabboni. Ayan. Yan ang hamon sa atin, mga kapatid. Ha? Patalasin natin ang pagkilala natin kay Jesus. Sige po. Muli, magandang balita sa atin. Alam ko po, problema yung sa mukha na natin nakasulat. May pinagdaraanan ako, nasa ulo na natin yan. Ang magandang balita, bawat isa sa atin may ganitong sitwasyon. Iba-ibang kategoryo lamang, pero yun ang karakteristiko ng bawat deboto. May pinagdaraanan ako, mabigat. Ang magandang balita, itong pinagdaraanan natin, mapapalitan ng katamisan, ng pagkapanalo, ng kaluwalhatian. Kung sinamahan natin si Jesus sa pagpapakasakit at kamatayan, sa kanyang napakagandang panalo, ibabahagi niya sa atin itong kusang loob. Tulong ni Maria, Reyna ng Langit, magalak ka, at ni San Jose, nawa po, pahalagahan natin ang diwa ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang makapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan, naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo, naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kaluwalhatiang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot.
O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay mata mo namin ang buhay na aming inaasam. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kulugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang. Kung hindi tumubo pa ang mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintul sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ipagkaloob
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at mga lay minister po ang mag-abot sa inyo ng komunyon upang maiwasan yung padikit-dikit. Uman po tayo. Maraming salamat po. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtakbo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato kayong lino ay iniwan, ang panoy nakatiklog. Nagpakita kay San Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating Anak siyang sambahin, Espiritu'y siyang patnubay. Salamat sa San Tatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, luwalhating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at sa salubong ay lumigaya, nagtago ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapahinga. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po
na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang kulay ng iyong inupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin pa natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan ng mga kaloob mong mabinyagan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyagbo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito. Naway maalala ng mga pangalan sa binyang na ikaw ang ibig at paglilingkram bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, tas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Magsiyo po muna po ang lahat. Maaari na po tumayo at lumabas ang kulay berde at dilaw na upuan.